Kasalukuyang pinagmamasan na silid ng mga larawan nila ni Maximus sa cellphone niya na may kumatok sa pinto ng kanyang silid. Nagmamadaling pinunasan niya ang luha. Pasok! Bukas yan! Aniya. Sumilip si Emma. Kadarating lamang ito ng gabing yun. Pwede ba tayong mag-usap? Anito. Bumalik kwa siya mula sa pagkakaldapa at naupo sa gilid ng kama. Tumabi ito sa kanya. Nalulungkot ako sa nangyari kay Larissa. Hindi ko akalaing magkakaganoon. Alam kong hindi naman ako nagkamali sa pagpili kay Lloyd. Mabuti siyang tao at naggaling sa matinong pamilya. Napailing to. Talagang hindi natin hawak ang kapalaran. Sa loob-loob niya. Naniniwala rin pala ito sa kasabayang iyon. Pero patuloy pa rin itong inuukit ang kapalaran niya. Ang akala nga niya kapag nalaman itong sinapit ni Larissa, makakaramdam ito ng pagsisisi. Ngunit kahit kaunti pala ay wala. Hindi naman talaga tao ang may gawa ng kapalaran, ate. Kusang dumarating yun. Simple ang pasaring nga rito. Ngunit sa halip na tablan si Emma sa sinabi niya, ngumiti pa ito. Totoo! Tama ka, Celine. Kaya mabuti nilang nagkakilala kayo ni Ichiro dahil siya talaga nababagay sa'yo. And he deserves it too. Pinigil ng dalaga ang pag-asim ng kanyang mukha. Kahit ilang beses pa niya sigurong ipagduldulan ang pagkakamali nito, sadyang manhid ang kapatid. Hindi nga niya alam kung paano tumitiwak ang puso nito o kung tumitiwak pa nga ba iyon. Napabuntong hininga siya. For her, life is not about money. But for Emma, money is life itself. Gusto ko maganda-maganda ka sa kasal ninyo. I am doing everything to make every detail perfect. Nakangiting sabi nito. Halata nga. Bahagya siyang umirap. Nagdataka talaga ako kung bakit masyado kayo nagpapakapagod sa kasal namin. Pwede namang civil wedding lang para simple. Nanlaki ang mga mata ni Emma. Iba pa rin ang church wedding. Pwede natin gawing bongga. Napakamot siya sa leeg. Hindi ba't mas nakakailang kung sa simbahan? Nangunot ang noon ito. Bakit naman nakakailang? Tinitigan niya ang tila wala pa rin pakiramdam na kapatid. Kailangan kong sumumpa sa harap ng altar. Hindi ko maatim na sabihin na handa ako makasama si Ichiro habang buhay. Catherine? Napatayo ang dalaga. Totoo naman eh. Pwede ko bang sabihin sa pari na napilitan ako magpakasal sa kanya? Galit na tumayo rin ang kapatid at hinirap siya. Huwag na huwag mong gagawin yan. Bakit hindi? Huwag mo akong susubukan, Celine. Narinig niyang nagbuntong hininga ang kaharap at nang silulipan niya, malambot na ang aura nito. You have nothing to worry about this wedding. Everything is set. Ichiro is ready. And I promise to make it very special because I want you to be happy, okay? Dinampian siya nito ng halik sa noo. Have a good night's sleep. Napailing na lamang sa Celine nang lumabas ang silid ng kanyang kapatid. Umiiyak ka na naman. Puna sa kanya ni Nana Lucinda na madatnan siya nito sa veranda. Tinabihan siya ng matanda. Pinahid ni Celine ang luha. Ayoko na pong magsayang ng luha pero hindi ko magawa. Hanggang ngayon nasa puso ko pa rin si Maximus. Hinimas-himas itong buhok niya. Minsan may mga bagay tayong pinipilit dahil yun ang gusto natin. Pero hindi natin alam may iba pa palang plano ang Diyos para sa atin na higit na maganda kaysa doon sa inaakala nating wagas. Maaaring wala kang nararamdaman ngayon para kay Ichiro pero balang araw, baka ipagpasalamat mo pa na siya na pangasawa mo. Hindi ko sinasabi matutulad ka sa kapalanan ni Larissa. Gusto ko lang malaman mo na hindi natin matututunan tanggapin ang panibagong pag-asa kung nakapikit ng ating mga mata. Kailangan nating ididat ang mga yon para maunawaan at makita natin ang sagot ng Diyos sa ating mga dasal. Pangaral pa nito. Muling napahikbi ang dalaga. Nang mahimasmasan, kinuwento niya rito ang nangyari sa nakarang pag-uusap nila ng dating nobyo. Nanay Lucinda, bakit sagad sa langit ang pagkasuklam ng mga regante sa pamilya namin? Ano ba ang kasalanan ng mga magulang ko sa kanila? Naguguluhang tanong niya. Natigilan ang matandang babae at napatitig sa kanya. Nararamdaman kong may alam kayo roon. Sabihin niyo sa akin, Nanay Lucinda, ano ba talaga ang nangyari noon? Gumuhit sa mukha ng matanda ang lungkot na noon lamang niya nakita. Maya-maya, hinawakan itong kamay niya at masuyong tinapik-tapik iyon. Makinig kang mabuti, Celine. Ngayon ko lang ito sasabihin at yoko nang ulitin pa. Magdoobyo na ng mama mo at papa ni Maximus. Nagkakilala sila dahil matalik na magkaibigan sa Helena at ang tiyahe ni Maximus na si Ruth. Natutop na Celine ang kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Mahirap lang ang mga Olivero. Sa kagustuhan ng mga magulang ng iyong ina na umangat ang buhay nila, pilit nilang layo si Helena kay Arthur. Dalis lang daw itong hamak na magsasaka. Kaya mas ginusto nila ipakasal si Helena sa iyong papa. Dalis ang mayamang rice dealer ang pamilya nito. Saksi ako kung paano nila nilait ang buong pagkatao ni Arthur. Dahil doon dinibdib niya ng gusto ang nangyari.
Nabalitaan na lang namin na bigla niyang pinakasalan si Sharina na pareho nilang kaibigan ni Helena. At si Maximus ang naging kaisa-isang anak nila. Lumipas ang mga taon at ayon sa balita na karating sa amin, madalas daw na mag-away ang asawa dahil si Helena pa rin ang pumakang bibig ni Arthur hanggang humantong na sa hilawalayan ang pagsasama ng dalawa. Upang pagtakpan ng awa sa sarili, nagsumikap si Arthur hanggang magkaroon sila ng sariling plantasyon ng pinya. Pero bukod doon, nagpakalulong din siya sa alak para kahit pansamantalay makalimutan niya ang sakit na nakaraan. Isang araw, nalaman na lang namin itake raw to sa puso na naging dahilan ng pagkakabaldado nito. Muling tumulo ang luha ng dalaga nang marinig ang mahabang salaysay na matanda. Pero, Nani Lucinda, bakit galit na galit ang tiyahin ni Maximus kay Mama? Kung tutuusin, wala naman siyang kasalanan sa nangyari. Ilang linggo nilang kilulong dito sa bahay si Helena. At tuwing gagawa ng sulat ang iyong ina para kay Arthur, sa akin ngayon pinakikiabot. Pero sa kasamaang palad, ilang beses ako nahuli sa akto ng lola mo hanggang bilantaan niya akong palalayasin kapag pinapagtuturoy ko pa ang pagkonsente sa dalawa. Natakot ako mawala ng trabaho dahil mga panahong yun may malalang karamdaman ng tatay kong nasa probinsya. Kapag sinuway ko ang kagustuhan ng lola mo, hindi ko masusustentuhan ang pagpapagamot ni tatay. Unti-unting nangilid ang mga luha ni Nanay Lucinda. Ang akala ni Arthur, tuluyan na siyang kinilimutan at pinagpalit ni Helena kay Lucas. Patuloy na paglalahad pa nito. Kaya pala halos tumagos sa kaluluwa ko ang pagkamuhay ng tiyahin ni Maximus. Pagkasabi niyo na tigilan ng dalaga, si Maximus. Napatingin sa kanyang kausap. Anong si Maximus? Bumilis ang pinting ng puso niya. Alam din kaya niyang buong pangyayari? Nagkibit balikat ito. Hindi ko alam. Posibleng oo pero posible rin hindi. Sagot nito. Kung alam niya, hindi kaya binalak din niyang paghigantihan ako? Kaya nakapagtataka nakita kami sa Paris. Nagkatinginan ang dalawa. Ayokong bigyan ka na ikagugulo ng isip mo, Celine. Hayaan na lang nating ang panahon na magsabi kung ano talaga nakalaan para sa'yo. Anito. Naikibit na lamang niya ang mga balikat. Alam mo, Nanay Lucinda, masyado kong dinamdamang halos magkasabay na pagkamatay nila Mama at Papa. Hindi ko alam na may masalungkot pa palang nangyari higit sa inaakala ko. Aniya. May isa ka pang dapat malaman, Celine. Sabi nito. Ano yun, Nanay Lucinda? Bigla siyang kinabahan. Dahil ikaw ang pinakabata, inilihim namin sa iyong tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ninyo. Pero panahon na para malaman mo ang totoo. Napabuntong hiningang sabi ng matanda. Eh, hindi totoong namatay sila sa isang vehicular accident. Mula nang nilayo ng lolo at lola mo si Helena sa tunay niyang mahal, kailan man ay hindi na nalambalik ang sigla ng iyong ina. Isang gabi, nung dadalhin ko si Helena sa hapunan sa kwarto niya, natagpuan ko siyang wala ng buhay sa sahig. Naglaslas siya ng pulso, Celine. Gimbal na napasingap si Celine at naitakip ang mga kamay sa bibig niya. Dalawang araw matapos mailibing ang iyong ina, tinapos na rin ang papamuong buhay niya. Naghalo-halo na siguro ang sakit na kinikimkim niya sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na wala nangyari sa pagsisikap niya para lang mabaling sa kanyang pagmamahal ni Helena. Yun din ang naging dahilan ng pagbagsak ng negosyo ninyo. Napapikit siya at marasa na pabuga ng hangin. Kaya bilang panganay, nagdaan sa maraming hirap si Emma para lang maitaguyod ang pag-aaral ninyo ni Larissa. At hindi totoong nakatapos siya ng kolehiyo. Pati yun ay sinakripisyo niya para sa inyo. Ani Nanay Lucinda. Unti-unting tumulo ang kanyang luha sa realization na iyon. Napakalaking bagay pala talaga ang ginawa ng kanyang nakatatandang kapatid para sa kanila. Kung tutuusin, isang kaputo lamang iyon ang hinihingi nitong kapalit, ngunit hindi pa niya mapagbigyan. Ano ba yung isakripisyo rin niya ang sariling pag-ibig para kahit paano masuklian niya ang pagmamalasakit to sa kanila? Oh, wag ka nang umiyak. Malapit ng kasal mo. Kapag namugto ang mga mata mo, papangit ka. Ang mabuti pa magpahinga ka na. Sabi nito. Sige po, Nanay Lucinda. Susunod na po ako sa loob maya-maya. Aniya. Sumunod ka agad dahil mahamog. Baka siponin ka pa. Celine, kamusta? Lumapad ang pagkakangiti ni Trina na magbalik na siya sa trabaho. Alam mo, namiss kita, sobra. Wala pa rin pagbabago. Matamlay na sabi niya. Tuloy pa rin ang kasal ko sa hapon na yon. Napalabi ito. Gusto ko sanang umaten kaso alam ko namang hindi ka maiimbita ng kapatid mong masungit. Buti ka pa, gusto mong umaten sa kasal ko. Samantalang ako ayoko. Ikaw na lang kaya, Aniya. Ayoko nga, ano ko, second choice? Natawa ang dalaga. Second is better than third. Kahit na, Pinoy pa rin ang gusto ko. Meron na ba? Umiling ang kanyang kaibigan. Wala pa nga eh. Paano naman lagi ako lumilipad dito sa ere? Malay mo, isa pala sa mga pasaherong yan ang kapalaran mo.
tukso niya. Hay nako, maglinang anghel ka sana. Natatawang sabi nito. Ano ba kayong dalawa? Unang biyahe, chismisan agad ang inaatupag ninyo. Si Jessica ang nagsalita. Tumapang ang mukha na si Rin sa nakikita ang babae. Anong ginagawa mo rito? Si Tanya. Pinamewangan siya nito saka itinasang isang kilay. Dito ko nagtatrabaho. Ano bang problema mo? Ikaw ang may problema. Bakit pa hindi ka mapakali sa iisang eroplano? Para kang higad, palipat-lipat ang dahon. Sarkastikong sabi niya. Ano bang pakialam mo? May pakialam ako dahil inagaw mo sa akin si Maximus. Tuwing ito ang kaharap niya, nabibigtas ang pasensya niya. Pili ang umiti ang babae. So finally, naniniwala ka na sa kakayahan ko? I can do anything to make you feel bad, to destroy whatever you have. Nagtaka siya sa sinabi nito. Ano ba ang ibig nitong sabihin? Nasa iyo na si Maximus, galit na galit ka pa rin sa akin. Ano ba ang kasalanan ko sa iyo, Jessica? Well, I will tell you detail by detail. Humalokip-yop ito. Sa pamamagitan mo, madali ako makakapagiganti kay Emma. Napakunot noo siya. Kay Ate Emma? Anong kasalanan niya sa iyo? Hindi sa akin, kundi sa kapatid ko. Pinaniwala niya si Kuya William na mahal niya ito. Pero na makilala niya ang mayaman niyang asawa, pinalaglag niya ang anak nila ni Kuya at nagpakasal siya sa Japanese na yun. Sabi nitong nasa mga mata ang galit. Gulit at antagagas sa natuklasan. Hindi ka agad siya makapagsalita. Si Trina naman tahimik lamang na nakikinig sa kanilang usapan. Ano, nagulat ka? Hindi mo akala may tinatagong lihim ang perpekto mong kapatid? Gumuhit ang sarkasmo sa mukha ni Jessica. Bato ang puso ni Emma. Hindi siya marunong magmahal. Hindi totoo yan. Napailing ito. Hindi ka ba nagtataka kung bakit kinasando ni Emma sa Paris? Kumabog ang dibdib ni Selena marinig ang tungkol doon. Yun ang matagal na niyang gustong malaman. Anong kanilaman mo doon? Tanong niya. Dahil tutok siya sa nais malaman mula kay Jessica, hindi niya napapansin si Trina. Ako ang nakasagot ng tawag ni Emma na minsan i-confirm niya kung talagang nasa trabaho ka. Noong time na nakasign na ako sa Human Resources Department para pansamantalang palitan ang kaibigan ko na ka-maternity leave dahil na rin sa referral niya. Bukod sa tama ang ginawa ko, nakasilip ako ng paraan para maisa katuparin ko mabilis sa plano ko. Mahabang sagot niya. Anong plano? Tinitigan ito ang matalim. Aagawin si Maximus mula sa'yo. Sa paraang yun, masasaktan ko ang damdamin ni Emma kapag ginawa ko yun sa pinakamamahal niyang kapatid. At maipalalasap ko rin sa kanya kung gaano kasakit ang ginawa niya kay Kuya William. Alam mo ba kung ano nangyari sa kapatid ko? Dahil sa kagawa ng kapatid mong wala yatang kaluluwa? Nasiraan siya ng bait dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Emma. Anito? Hindi nalingid sa kaalaman niya ang parinimdim ng mga mata nito. Kailangan malaman ni Ate Emma nangyari sa kapatid mo. Wika niya. Biglang nagsalubong ang kilay ng kausap. Para ano? Para kahit paano makahingi siya ng tawad. Tawad? Doon siya humingi ng tawad sa puntod ng kapatid ko. Tingnan ko lang kung mapatawad pa siya. Mabalasik na sabi nito. Katulad nito, nakaramdam din siya ng awa sa kapatid. Kaya galit na binuweltahan niya sa Jessica. Sa tingin ko naman, dahil sa ginawa masama ni Maximus, nabayaran ni Ate Emma ang lahat ng atraso niya sa iyo. So batas na tayo. Pagkasabi niyo, tinilikuran ni Celine ang babae. Muli niyang naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib nang maalalas ni Maximus. Bumagsak ang luha niya. Dumating ang katuparan ng bangungot ni Celine, ang araw ng kanyang kasal. Si Emma ang kasama niya sa bridal car at ito rin na maghahatid sa kanya sa altar. Nang huminto ang kotse sa harap ng simbahan, lalo siyang dinaig ng kalungkutan na pati ang paa niya parang hindi niya maihakbang. Nang sumagi sa isip niyang dating nobyo, she let out a very deep sigh. Humantong na siya sa sandaling kailangan na niyang kalimutan to. Gaano man kasakit gawin yon, unti-unting nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Nabalik lamang siya sa huwisyo ng tapikin ni Emma ang kamay niya. Kinakabahan ka ba? Napatingin siya rito. Hindi niya masabing hindi lamang iyon ang nararamdaman niya. Gusto niyang panawan ng ulirat at di na magising pa. Umiti ka para gumaan ang pakiramdam mo. Be strong, gayahin mo ako, sabi nito. Mataman niyang tilingnan ang kapatid. No, Ate Emma, I will never be like you. Kahit di ko mahal si Ichiro, kapag nabuntis niya ako, bubuhayin ko pa rin ang bata. What do you mean? Alam ko lang lahat, ate. Pinabort mong bata na dapat sana magiging anak niyo na William Chavez. Sino nagsabi sa'yo niyan? When I wasn't able to come home last Christmas, natatandaan mo ba yung babaeng pinagtanungan mo noon sa management para siguruhin nasa eroplano ko at di ako nagsisinungaling? Sandaling nag-isip si Emma. Si Jessica? Nagtatakang sabi nito. Jessica Chavez ang buong pangalan niya. Aniya. Diyos ko! Sinapon nito ang dibdib sa sobrang pagkabigla.
Oo, ate. Gumawa siya ng paraan para maagaw si Maximus sa akin. Gusto niya ako masaktan para kahit paano masaktan niya ang damdamin mo. Galit na galit siya sa'yo dahil pinagpalit mo ang kapatid niya kay Kuya Hiroshi. Alam mo ba kung ano nangyari kay William? Nasirang ulo niya dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo. Hindi niya matanggap ang ginawa mong pagtapak sa pagkaralaki niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niyang tumulo ang luha ng kanyang kapatid. Ramdam niya ang palinikip ng dibdib nito. At sa pagkakataong yun, patid niyang mahal pa rin ito ang dating nobyo hanggang ngayon. Nasaan si William? Gusto ko siya makita. Gusto ko siya makausap. Dumadagol-dol ang boses sa sabi nito. Wala na siya, Ate Emma. Hindi mo na siya makikita o makakausap man lang. Aniya, napahagol-hol ang kapatid niya. Kahit kailan, hindi ko minahal si Hiroshi Serene. Nagpakasal ako sa kanya dahil di ko kakayanin mag-isang responsibilidad sa inyo ni Larissa. Nakikita niyo ako matigas pero hindi niyo alam tuwing pagmamasan ko kayo, tuwing maaalala ko si William at ang ginawa ko sa anak namin at ang pagkamatay ni Mama at Papa, nadudurog ang kalooban ko at ayoko makita ninyo ang kahinaan kong yun dahil alam ko na sa akin kayo kumukuha ng lakas. Umiiyak na pahayag nito. Sa awa ay niyakap niya si Emma. Nasaan nga pala si Kuya Hiroshi? Nagtatakang tanong niya. Mula nang dumating kayo, hindi ko pa siya nakikita. Tinitigan sa nito. Hindi ko siya kasamang umuwi. Napabuntong hiningang sagot nito. Matagal na kaming hiwalay ni Hiroshi Celine. Ano? Kailan pa? Ngayon ko lang nakitang hindi kayo magkasama. Nagugulo ang saan niya. 5 taon na. Maayos kami naghiwalay kaya hanggang ngayon magkaibigan pa rin kami. Hindi lang siya nakasama ngayon sa kasal mo dahil may konting abira sa negosyo niya na kailangan niyang ayusin. Pagtatapat nito. I'm sorry, Ate Emma. Hindi ko alam na... Ngumiti ito. Huwag kang mag-alala sa akin, Celine. Okay lang ako. Naaawa ako kay Larissa. Sa kagustuhan kong huwag ninyong danasin ang hirap na pinagdaanan ko, pililit kong ipakasal siya. Gusto kong malaman mong pinagsisisihan ko yun, Celine. At ayoko nang maulit pa sa'yo yun. Lalo pat ikaw ang aming bunso. Pagkasabi niyo, niyakap siya ng katabi na mahigpit. Napaisip ang dalaga. Paano mangyayari ang sinasabi nito? Gayong ikakasal nga siya sa taong hindi niya mahal. Ramdam niyang kailanman hindi titibok ang kanyang puso para kay Ichiro. Nahinto lamang pag-uusap nila nang tumunog na ang kampana. Muli, humugot siya ng napakalalim hininga upang mabawasan ang kirot sa dibdib niya. Nakandal na sa mahabang aisle ng simbahan ng mga principal sponsors at secondary sponsors nang dumating sila. Napadilat sa sili na makita sa Trina na nasa unahan. Lumapad ng pagkakangiti nito na makita siya. Trina, ikaw ang maid of honor ko? Hindi ako makapaniwala. Aniya. Bigla tuloy niyang naalala. Simulat sa pool nga pala, hindi siya nakialam sa preparasyon para sa kasal. At kahit sulyap sa pinamigay na wedding invitation, hindi niya man lang nagawa. Ako ang pumili sa kanya, Celine. Nakangiting sabi ni Emma. Napangiti ang dalaga. Salamat, ate. Ilang sandali pa, sinimulan ang tugtugay ng paborito niyang kanta. Ang Endless Love na inawit ni Lionel Richie. Napatingin siya sa kapatid ng pasirin nitong kamay niya. I want you to be happy. Nakangiting wika nito. Habang naglalakad sa kaagapay si Emma, abot-abot ang kaba ni Celine. Kakaiba ang kanyang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa bungad ng mga upuan, asulipan niya si Nanay Lucinda na nakangiti sa kanya. Pinilit niyang suklian ito ng ngiti kahit nasa rurok ng kawalan ang kalungkutan niya. Mamaya, bumaga ng kanyang paglalakad nang mahapyawan niya ng tingin si Ruth sa bandang unahan, katabi ang papa ni Maximus. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at nilingon si Emma. Ngumiti ito sa kanya. Kinausap ako ni Nanay Lucinda. Pinagtapat niya sa akin ang lahat. Hindi ako makapapayag na maulit ang malungkot na nangyari noon. Kaya nagpasama ako kay Nanay Lucinda sa mga regante. Piniliwanag niya sa kanila ang buong pangyayari. Ibig mong sabihin? Nag-init ang mga mata ni Celine. Naramdaman niya ang dahan-dahang muling pagsilay ng pag-asa sa puso niya. Ang sabi ni Maximus, matagal na niyang alaman tungkol sa nakaraan ni Mama at ang Papa niya. Kaya nung una kanyang makita at malamang isa kang Olivero, nang ilagsir sa'yo. Pero kahit kailan daw, hindi niya pinlanong ipaghiganti ang Papa niya sa pamamagitan mo. Sa katunayan, hindi niya napigilan ang sariling ma-inlove sa'yo. Kaya gumawa siya ng paraan para masundan kanya noon sa Paris. Mahal na mahal kanya, Celine. At di ko hakayaang masayang ng pagmamahal niya iyon. Seryosong paglalahad nito. Talaga, ate? Tumango ang kapatid niya. Pero, kumusta naman si Ichiro? Anong sinabi niya? Nagparaya siya. Wala rin siyang magagawa kung ibang lalaki ang mahal mo. Nagitian ang dalawang babae. Maya-maya ay napatingin siya sa altar. Bumilis ang pinting ng puso niya na makita naghihintay roon si Maximus. Katabi ang best man itong si Derek. Pumatak ang luha ni Celine sa walang hanggang kaligayahan. Mabuhay ang bagong kasal!
Sigaw ng mga bisitang naroon sa reception habang dumadagundong ang palakpakan sa paligid. Ginawa ang handaan sa malawak na bakuran ng mga regante. Lalong lumakas ang sigawan nang ihagis si Celine ng wedding bouquet. At nasalo iyon ni Trina. Si Derek naman nakasalo ng wedding garter. Maya-maya, lumapit sa kanila si Emma at iniabot ang isang envelope. Yan ang gift ko sa inyo. Why don't you open it? Napangiti ang dalawa na makita ang laman niyon. Plane ticket for two to Paris. I promise, hindi ko na kayo susundan doon. Natawa ito. At gusto ko gumawa agad kayo ng baby para kunwari, baby ko na rin. Niyakap niya ang kapatid sa sobrang tuwa. Thank you, Ate Emma. Hindi ko akalain gagawin mo lahat ng to para sa akin. Wala yun. Ilang beses na ako nagkamali. Kaya panahon na para itama ko naman lahat. Kinausap ko na rin si Larissa. Ang sabi niya masaya na rin siya sa setup nila ngayon. At pumayag siyang isama ko sila sa Japan. Madali siya makakahanap ng magandang trabaho doon. Tutulungan ko na rin siya sa pagpapaaral sa mga bata. Total wala naman ako ibang pinagkakagasasan kundi ang sarili ko. Si Nanny Lucinda naman dahil wala siyang pamilya, gusto niyang sumama sa inyo ni Maximus para raw may mag-alaga sa magiging anak ninyo. Masaya ang sabi nito. Ang akala ko hindi na mangyayari to, Maximus. Ang akala ko hanggang pangarap at panaginip na lang kita makikita. Anisilin sa asawa na makaalis si Emma. Hinalikan siya nito ng buong pagmamahal. Hindi na mangyayari ang lahat ng akalang yan. Narito ako sa tabi mo. Buong buo at handang mahalin ka habang buhay. Napangiti si Celine. Ikaw lang din ang buhay ko, Maximus. At ipinapangako ko kay Mama, mamahalin ko ang anak na pinakamamahal niya. Muli silang nagyakap. Pagkatapos niyon, sila naman ang lumapit kina Ruth at Arthur upang magbigay galang. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig nina Maximus at Celine. Hanggang sa muli, salamat po! Thank you.